kalikot gawa tayo ng 12 volts power supply. Tanggalin natin tong capacitor. Ayun, ito ang gagamitin natin. May value siyang 1000 microfarad. Ayan, tapos 25 volts. Tapos isang diode. Isang diode lang gagamitin natin. Okay, isang diode lang. Gamitin natin tong transformer na pinaliwanag ko dati sa inyo kung paano siya testerin, kung paano testerin na buo. So ang diode natin nakuha ay hindi makita yung value kasi maliit, tapos sobrang labo, malabo na yung hindi na rin makita yung guhit. Oh. Hindi makita. So, istirin natin. Para malaman natin kung okay, ito yung negative dahil sa hindi na natin makita yung guhit. Dapat mayroong guhit na putihan dito sa dulo. Mayroon pa naman na mayroon pa naaninag, burado lang. Halos wala na, hindi na mapukos. Ayon sa ating tester, ito yung negative. Ito. Ito. Itong mahaba. Mahabang, asa na, nakulog. Ito yung negative. Yung maiksi, yan yung positive. Ang negative, may nakikita pa akong guhit. Kaso hindi na siya kulay naaninag ko pa. Dito sa bandang mahaba yung pa. So yan yung positive. Yan yung negative. Negative ang may guhit. Din yung maiksi, yan yung positive. So yan yung lalagay natin dito sa terminal na 12 volts. Ito. Yung zero, ito. Wala tayong ilalagay dyan. Yung ang ilalagay natin sa zero, yung negative nung capacitor. Itong may guhit naman na puti, yan yung negative. So, lagay natin. Lagyan muna natin ito para kumapit. Then yung positive ang ilalagay natin, yung walang guhit, yung may guhit na puti dito sa may bandang nahawakan ko dun sa kabila, dito sa dulo, yun yung positive. Yan yung lalagay natin dito sa 12 volts. Uy. Dali. Ayaw. Aray ko, ang init.
Okay. Nalagyan na natin. So, testirin natin. Ayun. Dito sa gitna yung kulay itim. Dito sa transformer yung so dito yung test spread na sa 0 yung itim, dito sa 12 volts yung kulay pulang positive na test spread. So yan, meron tayo nasusukat na 11 volts. So nakasit tayo sa 50. So dito sa kabilang diode sukatan natin kasi AC pa rin ang lalabas dito. Ayun. So, pag binaligtad natin to, yung pula naman yung kulay pulang test spread dito sa 0, ito ang lalagay natin dito. Meron din tayo masusukat dyan. Kasi AC pa rin to. O, yun. Dito sa dulo, wala na. Bakit wala? Ang trabaho ng diode, i-convert ang AC papunta sa DC. Pero pag binaligtad natin to, mayroon siya. Meron siyang masusukat. Ayun. Bakit? Kasi ang diode mula rito, pumasok siya na positive, lalabas siyang positive. Positive yung nilagay natin test spread. Lagyan natin ng capacitor para maging DC. Ayun. So, nakasit tayo sa DC ng tester. Ayun. May nasukat na tayong 16 volt. Kanina, wala pang capacitor, wala tayong nasusukat kasi hindi pa siya DC. Lagyan natin ang wire para titesting tayo ng 12 volts na bumbilya. Ayan. Sige natin kung hindi putol yung wire. Isak natin. Dun. Dun, ito yung negative. Ito yung positive. Ayan, meron. So, kukuha tayo ng bumbilya. Tiramin natin itong bumbilya nitong motor dito, nakaparada dito. Isuli na lang natin. Hanggang natutulog pa yung may-ari. So dahil 12 volts to, dito yung sa negative. Ito. Dito sa body niya. Then ito yung positive. Yung dalawa. High and low. So dikit natin itong negative dito. Then dito natin to. Ayun, umiilaw na. Sa kabila. Okay. Okay mga kalikot. Kaya yung pailawin yung bumbilya natin. So, suli na muna natin to. Mga kalikot.